walay pangatarungan nga mulungtad kung kiniwalas ka maturan magsukan. Ang atong pinanggang igsoon, daghan kayo ang iyang gilukso-luksoan kaganiha na tima. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace and bountiful blessing of Allah be upon you all. Mga kapatid, mga kaibigan, dito naman tayo, tatalakayin natin ito ang mga pinagsasalita ni Mr. Talibong. Una, hindi niya matanggap na ang relihiyon ni Abraham, Islam, relihiyon ni Moses, Islam, ang relihiyon ni Jesucristo, Islam, kahit nabasa ko pa sa Quran, hindi siya maniniwala. At inshallah, bago diyan, itong address niya na palangga minahal ay ang atong pinanggang igsoon, sabi ko ito ay hypocrisy ba, kasi dibati yan eh, waswasan mo, babanatan mo yung katunggali mo tapos sabihin mo palangga, mangdadaya ka tapos pala sabi mo palangga, meaning minamahal. Para sa akin, these words are hypocrisy. Para lang maganda pakinggan ka sa tainga ng iyong mga manok, iyong mga tauhan, para yung palangga. Pero actually, this is hypocrisy. In reality, paano ba maging palangga pagka-debate mo kontra, tapos in-applyan mo pa below the belt dahil kinakat mo yung mga ano, yung binabasa mo. Okay? At kinokontra mo, binabagsak mo yun, paano maging palangga? Para sa akin, this is hypocrisy. Mr. Wendell, baguhin mo yan. Hindi yan maganda bilang Kristiyano, hypocrite yan. Don't call your opponent palangga. Para ka nasa boxing ba? Sa boss, sabihin mo, may glove ang kontra mo, may glove ka rin. Bugbugin mo yung palangga mo. Totoo ba yun? Palangga mo ba yan? So, change your address to your opponent kung mayroon po kayong debate, Mr. Wendell, para ma-improve naman yung style mong bulok. Niyabot na si idolatry. E maupun na ipagtulunan sa mga Muslim nga diligin mo simbag lain. Pero papangutana naman din mga Muslim na nagsimba po Muhammad. Hindi mo talaga naintindihan ang Islam, Mr. Wendell. Ang Islam at Muslim, iba. Ang Islam ay katuruan. Ang Muslim ay tao. Okay? May Muslim nga hindi sumusunod sa Islam. Walang ibang sambahin maliban lamang kay Allah. Turo ng Islam yan. Pero may mga Muslim nag-commit ng shirk. Honest lang ako sa iyo nagsabi. Kasi totoo naman nga may mga Muslim nagsamba kay Muhammad. Nag-commit ng shirk. One time pa nga, may nagsabi sa akin eh, na, itagalog ko na lang, bigyan ka ng biyaya ni Muhammad. Sa Bisaya pa, panalanginan ka ni Muhammad. Muhammad, Rasulullah, panalanginan ka niya, bigyan ka ng biyaya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shirk yan. Buti kung buhay pa ang Rasulullah, tapos bigyan niya ako ng mga dates tamar, okay lang yun. Pero wala na eh, patay na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapos magbigay siya ng biyaya sa'yo. May mga Muslim pang nagsamba sa mga kahoy. Nagdadala sila ng mga pagkain doon sa kahoy. Nandoon din sa mga bahay-bahay, mayroon silang commit na shirk. Iba ang sinasamba nila. May mga anitos, pero nagtawag sila sa sarili ng Muslim. So, iba ang Muslim, iba ang Islam. May mga Muslim, bawal magpatay. May Muslim pumapatay. Bawal mga ngalunya. May Muslim na ngalunya. Let us be frank and honest, ha? Pero hindi nangahulugan mali ang katuruan. Ang debate natin dito hindi sa mga tao. Ang debate natin dito itungkol po sa nasulat sa ano ang katuruan. Para bang mayroong traffic light, green go, red stop. Kung mayroong taong beating the red light, mali ba ang traffic lights? Kagaya ba sa inyo, Mr. Wendell, may mga pare diyan nga ginagapang yung misis sa ibang sa ibang tao. Mga pare diyan, 'di ba? Ang iskandalo pa na viral nga sa atin 'yan eh.
Isang pari ngayon ang pinagpepiestahan sa mundo ng social media matapos kumalat ang nasabing viral video kung saan bistado si father na kumabit sa isang babaeng may asawa. Lucky, tingnan mo, ikon mo ng mga pressed pedophile. Nandyan sa internet ang dami. Mali ba ang Romano Katoliko? Masama ba ang Romano Katoliko na relihiyon? Dahil maraming mga suwail na mga pare o bispo pa. Ang pangatarungan ng sumpaki sa kamaturan, di na madawat. Ingon na nga itong igsoon, nga ang Islam definition, submission to the will of Allah. Busa, ang iyang argumento kay si Muhammad o gilabi na usab, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Ginoong Hesus, miulian man sa kabuhuton sa Allah, so therefore, Islam sila. Non sequitur, it does not follow. Mr. Wendell, masabi mo non sequitur or it does not follow. Dahil ang iniisip mo sa iyong kukuti na ang Islam ay lumabas lamang sa kapanahunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po yan ang turo sa Quran eh. Hindi po yan tinuturo sa Quran na lumabas lang ang Islam sa kapanahunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang nagturo ganyan na Muslim. In fact, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katapusang sugo. Anong ibig sabihin ng katapusang sugo? Ha? Only siya ang nauna? Ang pag sinasabi na the last final prophet, ang ibig sabihin siya ang nauna? So, paano naging non-sequitur? Panamlitan ang definition. Ang graduate na kahuman o eskwela. Ang atong pinanggang igsoon, gingon sa moderator kagaya, graduate sa Siliman University. Buot ba yung pasabot nga tanang graduate puro sa Siliman University na kahuman? Ilabi na kung ang Siliman University, wa pa matukod. Pagkabubo naman din yun yung analogy mo, Mr. Wendell. Talagang pagkabubo. Graduate ng Siliman, paano mag-graduate ng Siliman tapos ang Siliman hindi pa naipatayo? Ano? What kind of logic? Ha? Talagang anong pag-isip mo ba sa mga Muslim ay walang utak? Nagbigay ka ng analogy na graduate sa Siliman, ako isang graduate ng Siliman, it means na lahat ng graduate from Siliman, ikaw gumagawa ka ng frame of premise sa para makapasok yon ang kwan mo, yung kabulukan mo, gumawa ka ng premise ng sa iyo. Paano ka nag-graduate, ang lahat bang graduate ay sa Siliman? Ako bang nagsabi niyan? Ikaw gumagawa ka ng premise, wala sa lugar eh. Dahil sinabi namin ayon sa Quran, ang lahat ng mga propeta sugo ay mga Muslim. Hindi ka talaga sang-ayon dahil sa kukuti mo na ang Islam ay lumabas lang sa kapanahunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Yon ang sa kukuti mo. So hindi ka makatanggap. So dapat sabihin mo kung ano ang relihiyon nila. Kung hindi Islam, ano ang relihiyon nila? Hindi mo rin mababanggit. Tinatanong kita noon, hindi mo na mababanggit kung ano. Ang sabihin mo lang na hindi na ang topic natin ngayon. So, dito, pinapapatunayan ko na ang relihiyon ng mga propeta ay Islam ayon sa Quran. Hindi mo ito matatanggap. Pero mamaya, mga kapatid na nakikinig dito, mamaya, tingnan ninyo, di ba aaminin niya naman ang nauna ang Islam? Hindi na mahimo. Na naman, gigamit na ko, kaya nga mong kasabutan, sumala sa Quran o sa referensya. Akong ipangutana, doon na ba'y mabasa iyang gikutlo? 43:13 nga, Allah ordain. Kung magkumutana, nag-ordain ba? Islam was founded by Allah. Maumay tima. Resolved that tanawa ko nung ang ordain of founded. Ang kasinungalingan mo talaga, Mr. Wendell.
ang topic nating pinagdidebatehan hindi Islam founded by Allah. Hindi yan ang ating proposition eh. Proposition, hindi yan eh. Hindi yan ang topic natin. Ang topic natin, resolved that the religion of all the prophets, Islam, ang kanilang relihiyon. Ayaw mong ordained. Okay? Hindi mo tanggapin. Nagtatanong ka, founder. Pinapalabas mo naman ngayon mamaya na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang founder. Inshallah, another subject. I-discuss ko yan. Anong pagkaiba sa orden at founder? Okay? Pariha ba? Mga kaigsunan, ni-object ko kaganiha sa paglukso na may tungod sa Kristyanidad. Nanuman, ang akong katungdanan karon negative side, as negative side, inigar na ko na ang iyang gisgutan ng mga propeta dili mga Islam. Nganong dili Islam? Sa ilang libro. Pero saan man, ngang ilang libro karon ron. Yung sa likway naman. Kaya sa iyo, mandahinin niya. Itong nagtatanong mga kapatid, okay, watch carefully. Itong nagtatanong ngayon. Di ba ang isasagot dito ni Wendell ay una ang Islam. Kanina, talagang tutol siya na ang Islam ang relihiyon ni Abraham, ang relihiyon ni Moses, Islam tutol siya. Talagang para sa kanya bundok talaga, hindi niya ma-accept. Hindi niya malulunok. Ngayon, siguro sa sobrang ka-bright ni Mr. Wendell, umamin na. Ha? Umamin na. Nauna pala ang Islam. Watch carefully. Tungdanan karon negative side, as negative side, inigar na ko na ang iyang gisgutan ng mga propeta dili mga Islam. You are very smiling. Okay. Ayos, ala. O, see. Our topic now, ang atong topic ngayon, ang mga propeta ba ay ang ilang reliyon, Islam ba? Okay. Pangutana, Jesus was raised in Palestine. Tama, Bethlehem, Palestine. Moses was born and raised in Egypt. Muhammad was also raised in Mecca or Hijaz, Saudi Arabia. Abraham came from or Chaldea, Iraq. Question. In order to prove that all these prophets are Muslims, bakit si Abraham galing sa Iraq, ang Iraq Muslim? Bakit si Jesus galing sa Palestine, majority Muslim Palestine? Bakit naman si Moses galing sa Egypt, bakit ang Egypt mga Muslim? Kung totoo na hindi sila Muslim, hindi ito mag-Muslim ito mga lugar na ito. Salamat sa nindot kayo nga pangutana sa atong igsoon. Muna'y giingon ni Ginoong Hesus, daghan ang mag-una, maulahi. Daghan ang maulahi, mag-una. Kay sila nag-una unta sa Kristyanismo. Kay sila nag-una unta sa Kristyanismo. Kay sila nag-una unta sa Kristyanismo. Salamat sa nindot kayo nga pangutana sa atong igsoon. Muna'y giingon ni Ginoong Hesus, daghan ang mag-una, maulahi. Daghan ang maulahi, mag-una. Kay sila nag-una unta sa Kristyanismo. Kay sila nag-una unta sa Kristyanismo. Kay sila nag-una unta sa Kristyanismo.